Queen of all media na si Chris Aquino nagsalita na kaugnay sa paninira at pambabatiko sa kanyang mga anak. Welcome to BusyGram.net, ang channel na nagbibigay kaalaman at latest na balita saan man sa mundo. Huwag kalimutang i-like, i-share, i-follow at i-subscribe ang BusyGram.net para maging updated ka sa mga latest happenings. May mga shoutouts din tayo kaya tutok lang hanggang sa huli. Nitong nagdaang mga araw ay hindi nga mawala-wala sa social media si Chris Aquino at damay pa ang kanyang anak na si Josh at Bimby. Sa mga nagdaang araw din ay isang YouTuber ang naglabas ng isang hindi totoong balita kaugnay umano kay Josh na nabuntis umano ang yaya nito at magpapakasal na at sagot lahat ni Chris Aquino ang gastos. Mariin namang pinabulaanan ito ni Chris Aquino at isa si OG Diaz sa mga kaibigan ni Chris Aquino na kumundi na sa maling pagbabalita at ipinagtanggol ang anak ni Chris na si Josh na may autism nga. Isa pa dito ay ang pag-intriga sa bunsong anak ni Chris Aquino na si Bimby na kung saan ay sinasabing may pagka-feminine ang galaw nito kaya sinasabing isang gay. Kaugnay dito ay nag-deactivate si Chris Aquino ng kanyang IG account ng 2 araw noong nakaraang linggo upang maiwasan ang mga tanong ng mga followers kaugnay sa mga nagiging issue na hindi naman totoo. At ngayon nga sa latest Instagram account or post niya ay tila hindi na nakapagpigil ang queen of all media na si Chris Aquino lalo pa at tinitira na ang kanyang mga anak. Sa kanyang latest IG post ay sinabi na lalaban siya para sa kanyang mga anak at nagbanta na huwag galawin ang mga ito at mananatili siyang private citizen. Kapag daw pinagpatuloy pa ng mga ibang tawang pambubuli at paninira sa kanyang mga anak ay sila na mismo ang magtutula kay Chris para lalong lumaban. Shoutout muna tayo kay Fee Bangis ng Davao del Sur at kay Edith Niepes. Ayon sa kanyang actual post sa kanyang IG account, "I am not blind. In a span of a week, my children have been used to trigger me. Kuya Josh with zero factual basis was said to have impregnated a girl. Bim has been repeatedly targeted with bullying because people are insisting he is gay. Regarding Kuya Josh, name us and show us the girl. About Bim, he is 13 years old. I know my son doesn't identify as being gay but in the event he ever does, he will still be my son. The bullying you are doing is a reflection of your homophobic attitudes that are no longer welcome in 2021. What is very clear to me is that some people cannot stand the fact that despite all their efforts to bury me, I'm still standing, and they must be cringing that a time when our country is hungry and struggling. As a private citizen, I am doing my part with my hard-earned money to share with those in need. You pick the wrong children to harass and bully because this mother knows your motives. What does a lioness do when her cubs are threatened? She attacks. Google and see what else she is capable of. This isn't a threat. I am merely stating a fact. Leave my children alone and I will remain a private citizen. Continue messing with them and then you are pushing me in the direction you are so obviously afraid I will take. That a yellow brick road is starting to look very inviting."